showbiz fanatics, finally Alden Richards speak up about the decision that he made about the Eat Bulaga controversy. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw unang-unang makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Before anything else, of course, bago natin simulan ang ating mga updates ngayong araw, ay nais ko po munang ipabot ang aking pasasalamat lahat po ng mga legit viewers and subscribers po natin na laging nakaabang sa ating mga videos. And now let's talk about our video for today, kung saan finally Mr. Alden Richards naglabas na ng kanyang saloobin patungkol sa controversy of Eat Bulaga na talagang usap-usapan ngayon online. Inaabangan nga ng marami ang magiging statement ni Mr. Alden Richards dahil nga kasabay nito, nakasama po siya sa malaking changes and rebranding na magaganap sa Eat Bulaga. So dahil dito, ay isa nga siya sa mga inaabangan ng mga netizen na magbibigay ng kanyang saloobin patungkol sa issue. So dahil dyan, ay talaga namang inabangan at marami po or isa sa mga showbiz insiders ang nagbigay ng updates patungkol sa saloobin nga ni Mr. Alden Richards. Alam natin na ngayong araw ng Sabado, March 17 or March 18 rather, ay napapanood natin siya ng live sa Eat Bulaga sapagkat after a long weekend na hindi natin siya napanood dahil welcome back na nga siya last Saturday. And today is the day kung saan isa na naman po siya sa mga host ng Eat Bulaga. Bagay na inaabangan ng maraming fan. Kaya naman talagang parang frenzy na naman ang lahat ng mga fan ni Alden Richards maging ni Maine Mendoza na nakasubayboy po sa Eat Bulaga ngayon. At may tuturing na isang special na araw para sa lahat na si Alden nga ay kabilang sa mga host ng Eat Bulaga. Pero dahil dyan, inaabangan naman natin or isa sa mga showbiz insiders ang nakausap ni Mr. Alden Richards at ibinigay mismo sa kanya yung saloobin ni Alden patungkol sa issue na kinaharap ngayon ng show. Narito, panoorin natin. Alam na po natin ang kanyang estado ngayon. Alam na po natin kung anong kanyang magiging desisyon at alam na po natin kung sino ang kanyang pahahalagahan. Eat Bulaga na nakasama niya at nakadiskubre sa kanila ni Maine Mendoza na naging dahilan ng pagiging Alden Richards. Yes. Good news nga na maituturing ang isa sa mga updates ni Miss Christy Permin sa kanyang channel Showbiz Now na kung saan ay inilahad niya ang pag-uusap nila ni Alden Richards at nagbigay nga ito ng statement patungkol sa kung ano ang magiging desisyon niya sa malaking pagbabago o rebranding na magaganap sa Eat Bulaga. At isa sa mga desisyon talaga namang nagpataba sa puso ng lahat ng mga manonood at lahat ng mga ng TBJ ay yung desisyon ni Mr. Alden Richards na siya po ay magsistay. Yun po yung kanyang desisyon at isa sa mga dahilan nga nito yung pagtanaw ng utang na loob kung saan alam naman natin na umingay at talagang naging Alden Richards ang isang Alden Richards dahil na rin po sa tulong ng Eat Bulaga mula nang napa-partner or napasama siya sa mga Double Cuts dito sa Eat Bulaga. So dahil dyan sa kanya pong pagbibigay ng statement, eh maraming ang humanga kay Alden Richards dahil talagang very firm ang kanyang decision na hindi niya iiwan or kahit ano pa man ang i-offer sa kanya ng ibang ng bagong management ng Eat Bulaga ay still magsistick pa rin siya kung sino yung mga nakagawian niyang makasama. Yun po yung isa sa mga talagang masasabi nating magical word na sinabi ni Alden na kasiguraduhan na siya po ay ganap na magiging double cuts lang kung makakasama niya pa rin ang mga original host na Tito Vic and Joey. Dahil syempre nga naman, it's about loyalty. And alam natin na malaking bahagi ng buhay ni Alden Richards at ni Maine Mendoza na napasama sila bilang Double Cuts sa Eat Bulaga. Kaya pala, special treatment ang ibinibigay dito kay Alden dahil na rin po sa kanya pong desisyon na hindi nga iwan or sabi niya na kahit ano pang i-offer sa kanya ng panibagong management na maghahawak ng Eat Bulaga o siguro ang tinutukoy niya po dito yung Halosos family ay magsistick pa rin siya sa kung ano ang magiging desisyon ng Tito Vic and Joey. So yun po yung kanyang decision at yun po ay hiningaan ng ilan sa mga showbiz columnists and showbiz insiders. Narito po, panoorin natin. Si Alden nagsalita na. Mm-hmm. Na talagang sasama sa doon sa dati. Oo, paano yung iba? Yung iba hindi pa nagsasalita. Oo, iba. Oo.
Yun nga po, to solidify his decision about those matters, isinabi niya nga na sasama siya sa dati. Ibig sabihin, originally, kung sino po yung mga naabutan niya or sino po yung mga nakasama niya and pioneering host is Tito Vic and Joey ng 8 Bulaga. Whatever the decision that they made, doon po siya talagang kakampi o yung loyalty niya nando doon. Kaya naman inaasahan natin na nagsalita na rin naman po ang si Tito Sen patungkol dito sa issue na ito na magkikita-kita pa tayo sa 50th year anniversary ng 8 Bulaga, which is the silver anniversary po nila. At sinabi nga ni Tito Sen sa kanyang interview with Miss Corina Sanchez na hindi po nila iiwan ang 8 Bulaga. So, ibig sabihin lang niya na talagang confirm na magsasama-sama pa rin sila. But, ang pinaka-twist lang dyan, sino-sino nga ba ang maliligwak at sino-sino ang mga isasama para sa rebranding. Yun po yung inaabangan natin. Pero, isa sa mga siguradong makakasama nila ay si Alden Richards, May Mendoza, TBJ, which is the original host ng 8 Bulaga. And yun po yung ilan sa mga talagang inaabangan natin na this coming April 15, which is magkakaroon po ng grand or press conference, ang mga halos host family, Tobieras side and TBJ patungkol sa issue. And then this coming April 17 is yung launch ng panibagong 8 Bulaga. Yun po yung isa sa mga kaabang-abang na event na aabangan natin sa showbiz. Marami rin mga rumors na nagkakalat na syempre sabi nga po ng mga showbiz insiders katulad ni Miss Christy Permin at lahat ng kanyang mga kasama na wala naman daw pong forever, diba? Kahit nasabihin mong umabot sila ng 50 years pero walang forever at walang permanente sa mundo. Yun po yung lagi nilang sinasabi, diba? There's no such thing as permanent in this world except the word change. So lahat nagbabago. Kung meron mang po magsistay doon po sa, or kung sino man po yung mga hosts na aabangan natin for rebranding or new launch ng 8 Bulaga, yun yung dapat nating abangan. Kasi may mga tatanggalin at meron din mga magsistay, diba? So, abang-abang lang tayo sa mga updates natin. But finally, ngayong araw nga, happy na naman ang lahat ng mga fan ni Alden at ni Maine dahil magkasama na naman sila ng live sa 8 Bulaga. At abangan natin yung mga ano nila, behind the scene cameras, diba? Kung ano yung mga naganap backstage. And that's it for today. Salamat po. And dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komento or POV po ninyo patungkol po sa ating last updates. Unahin natin ang komento mula kay Ma'am Shi. Sabi po ni Mr. Marlon Pregoner, sabi niya, wala nang prangkisa ang ABS-CBN na yan. Tama lang yan para umalis yung Maha na yan. Wala naman siyang alam sa pag-host. Ayan. So, ito naman po ang isan sa mga komento ni Mr. Marlon Pregoner. So, parang, ano siya, sang-ayon siya dun po sa sinabi ni JDL o dun sa pagbibiro ni JDL. Sabi naman po ng isa sa mga viewers natin, si Albert Briones, balat sibuyas kayo, tanggapin niyo na lang haters kayo ni JDL. Sabi mo, never kang nanood ng 8 Bulaga, pero alam mo nangyayari, 44 years ng 8 Bulaga, tandaan nyo, yan, kaya manahimik na lang kayo. Ayan. So, ito naman, medyo galit si Mr. Albert Briones, ano, dito po sa For Today's Video. At ito pa, meron pang nag-comment. Sabi ni Happy Walk TV, alam mo, Miss Vlogger, wag nyo na pong palakihin, 44 years na ganyan na si Joey, biro lang yun. Yung mga basher si Joey, mga inggit lang yan kay Joey. OA naman, napakababaw lang yung pag-inggit tiket. True naman, ba? Diba? Alam naman natin, JDL talaga, may mga biro siya na talagang kapag sensitive ka, itatamaan ka. Sabi ni Obulirat, ano to? Obulitart. Truth hurts. 45 years. Sa tingin nyo, kayo unang bashers na pumuna sa kanila. Alisin para namang nanonood kayo ng 8 Bulaga. Kasi kung solid 8 Bulaga kayo, naiintindihan nyo at di nyo sasabihin niya hanggat may bata, may 8 Bulaga. Solid double cards for life. Ito naman po ang komento mula sa ating pong viewers. Talagang very solid po siya sa kanya pong and firm po yung kanyang decision that he will gonna stick and watch 8 Bulaga for life. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. Thank you for watching. God bless everyone.